What's up mga kateki? What's up? So may bago tayo ngayong repair. Ang refrigerator na sira yung kanyang compressor. Inverter type compressor po siya. So wala pong available na inverter type. So papalitan po natin ng normal type compressor. So stay tuned mga kateki. Don't forget to subscribe to my channel. So please stay tuned and then watch my video. Ito na po guys yung 2-door na refrigerator. Tapos ang kanyang pong nakakabit na defective compressor ay sira. Ito po siya. Papalitan po namin ng Panasonic na ordinary compressor. So ito na po siya mga kateki. So yung main supply niya po. Ito po yung main supply sa pinaka circuit board. Tapos meron po siyang supply para sa drive PCB po sa compressor. So saka meron din siyang signal, control signal papunta din po sa drive PCB ng compressor. So ika-convert natin dahil po inverter type yung compressor na yan. Palitan natin ng ordinary. So maglalagay tayo ng panibagong control siya, yung relay po yung gagamitin natin. So maghahanap tayo ng supply doon sa pinaka circuit. Okay. So ito na po mga kateki, yung drive PCB ng kanyang inverter. So i-revise natin siya dahil hindi po natin kailangan yung inverter na compressor dahil sira na po. So mapapansin nyo, diyan po yung mga supply niya. Maghahanap tayo diyan ng isang 12 volts power niya para i-drive po yung relay na gagamitin natin. So maghahanap po tayo ng relay. Okay. So hanapin po natin yung kanyang 12 volts source na para sa relay. So mapapansin nyo, meron siyang DC na rectifier diode na convert niya yung DC. Tapos meron siyang regulator, isang diode po dyan sa secondary po ng regulator niya, sa 12 volts regulator at saka switch mode power supply niya. Yun po yung transistor na switch mode at saka yung diode sa output po ng switch mode power supply. So ito trace natin, maglalagay tayo ng wires para ikakabit natin doon sa ating relay. So yung capacitor po rated 25 volts, dyan po nakakabit yung 12 volts na dyan po nakakonek yung regulator niya, dyan po yung 12 volts niya. So ito yung relay natin gagamitin. So 10 amperes na relay, 12 volts yung kanyang coil. So maglalagay lang tayo dyan ng space, ganap ng space para makabit natin yan. Didikit lang natin sa PCB. So lagay natin ng wire at saka maghanap tayo ng supply niya. So ito, pakita ko sa inyo kung saan po yung kanyang power supply. So temporary po, naglagay po tayo dito ng kanyang 220 volts input sa input po. Tapos meron tayong nakaready na multimeter bago natin i-on yung 220 volts na supply. Ayan po, nakikita nyo. So maabot po siya ng 15 volts. So problema po, pwede po yan, magagana po yung ating relay dahil meron tayong gamiting transistor para ma-activate po yung relay natin. Ito naman po yung transistor na gagamitin natin, yung PNP PGT transistor. So magagawa tayo ng drawing ng kanyang schematic para sa ating circuit na gagawin para dyan sa ating relay. So meron tayo dito 12 volts na power supply. Dadaan po yan sa relay, i-trigger po siya ng transistor. PNP po nagamit natin, yan po yung nakita ko doon kanina. So maglagay po tayo ng
din niya papunta po doon sa isang opto-isolator po, kasi pagula po yan. Safety po itong opto-isolator po, safety po kasi nakakonect yung ground ng inverter na yan dun sa pinaka main supply. So wala po siyang isolation, so yung opto-isolator po ang laging nag-isolate ng AC live signal dun sa secondary po. Okay, ito maglagay tayo resistor at saka transistor niya. So connected to ground yung collector at saka yung opto isolator po. Ito po yung opto isolator, itetrace po natin yan. Yan po ay connected sa ground yung kanyang kabila po. So may dot po dyan, yung dot po ay nag-indicate ng kanyang LED sa loob. May LED po yan connected sa loob po yun. So ayan po, connected dito yung kanyang relay. So dyan natin pupusyon yung relay dun sa circuit na yan. So lalagay tayo ng wiring. So wiring natin para makakamit po natin. So yung 220 na supply, dadaan po ng relay yan. Okay. So ito na po, pansamantala lagyan po natin siya ng power source. I-plug po natin sa 220 volts AC. Lagyan natin ng supply at saka yung kanyang control. Yung control po, input niya, input control po, gagamitan natin ng 6 volts. So yung output po na drive PCB doon sa kabila ay 6 volts. So malalaman natin kung gumagana yung ating relay. Continuity check tayo dito sa contacts niya. So maglalagay tayo ng control voltage. Ito po yung 6 volts control voltage lang po siya. Pag nagkaroon ng 6 volts, nagkaroon ng trigger siya para ang relay ay contacts yung. Ayan po. Pakita sa inyo. Gamitan natin ang multimeter. Pansin nyo mga kadiki, gumagalaw po yung ating multimeter dahil nagkocontact po yung relay habang sinusundot ko yung 12 volt na yan, 6 volts na control voltage. Okay, functional na po yung ating nirevise na circuit doon sa drive PCB na yan. So pwede na nating ikabit sa kanyang compressor. Puro bago yan, maglagay mga tayo ng wiring para sa compressor. So, malaking wiring gagamitin natin for safety po. Ayan. So palitan natin yung kanyang connector para sa compressor dahil iba po yung connector niya. Thank you.
meron pala akong nakalimutan mga katiki, yung MOSFETs po sa likod ng drive PCB na yan. Tinanggal ko na pala yung kanyang supply doon. Kinat ko na yung linya ng supply galing sa DC, high voltage DC. Kinat ko na yung kanyang line sa copper side papunta ng mga MOSFETs. So safe na po yung circuit na yan dahil hindi na po siya gumagana. Okay, so relay na lang po galing sa control supply na 15 volts sa relay, tsaka yung 6 volts na control, yun ang gumagana doon sa relay, tsaka yung 20 volts na AC na po dadaan muna ng relay para mapunta ng compressor. Ito na po mga katigi yung kanyang bagong compressor na Panasonic 220 volts 60 hertz. So yan po, may overload na po siya. Yun po kinabit po ng kasama ko. So itong kanyang control board, so pupunta po dun sa ginawa nating drive PCB. So stay tuned mga katropo. Ayan po mga katiki, sa wakas gumana po yung compressor. So mayroon ko humming lang po sa kanyang relay. So nagbago po ako ng relay dyan, pinalitan ko ng mas malaking amperahe po. Maliit lang po yung nalagay ko dati, so binago ko po ng mas malaking relay. At least gumana po naman yung ating circuit. Saka marami na rin akong nakabit na katulad yan. So safe po yung ginawa ko. Hanggang dito lang po yung aking video mga guys, mga katiki. So pag mayroon po kayong mga katanungan, don't forget to comment below. Tsaka salamat po sa panonood. Tsaka hope na meron kayong natutunan. Thank you po.